to, baby oil. Konti na lang siya, oh. Konti na lang yung baby oil. Hindi, ginagamit ko siya sa ano. Good morning, guys! Welcome ulit sa YouTube channel ko. Quarantine pa rin, and ayun, so may naisip ako kasi kanina kahapon sa mga nagdaang araw may napanood akong makeup tutorial. Nandun pala yung camera. Okay, so nagayahin natin. Ano ba? Parang isa lang. So first step sa ating makeup tutorial ay maglinis na maligo. Aha, maligo. So, see you later. Wala ata akong makeup. Ayan, tapos na tayong maligo. Dry up lang natin ang buhok natin, no? Konti. Ayan. So, kung nagtataka kayo bakit meron akong blower, kasi pag pumapasok ako ng school, nag-helmet ako kasi nabumotor ako. Hindi pwedeng basahin mo ako. So, let's go to the next step. Okay, so, take muna tayo ng picture. Malapit ko. Para makompare natin yung pagmumukhang to. Yung before and after. Okay. Ito na. Ayan. And, mapapansin nyo halos lahat ng video ko malapit kasi hindi ko alam. Mahina yung sound ng videos na mga sinushoot kong unang videos dito sa phone. Mahina. Kasi syempre yung mga vlogger meron na lang silang equipment like microphone, ganyan. Yung ilaw ko nga, ano. Improvise lang na ilaw. Ito yung ilaw na gamit ko. Ayan. So, anong gabi natin ngayon? Makeup. Sige, subukan ko ng mas malinis, mag-ahit muna ako. Ano? Sige, mag dito. Ayan, it is not advisable to shave your beard or your mustache. Mas mababas na dyan, pikote. Na mag-shave lang kayo basta-basta. Mas maganda kung meron kayong yung foam, tsaka aftershave na gagamitin. Kasi magiging rough, tapos parang mabilis tumubo or bumpy yung skin niyo. Kaya, nagmadali lang ako. Tapos tayo mag-shave. Ano ba yung mga makeup na gagamitin natin? Siyempre, for men, hindi naman, of course, kailangan hindi makapal yan. At least look clean or pleasant. Yung mga gagamitin ko dito, ito yung mga nandito lang sa bahay kasi wala naman talaga akong makeup. Nagkataon lang na yung hipag ko, nung dito sila nakatira, pag hindi na niya ginagamit yung makeup, at nakita ng pamangkin ko, makikita ko lang yung nakakalat. So yung iba, nahanap ko. Yung iba naman dito ay gamit ng girlfriend ko, yung iba ay benta ko. Kasi for your information, siyempre, kailangan may mga extra tayong pinagkakakita. So first, pasensya na sa quality ng video. Oh, mahirap lang tayo. Nating video cam. Alright. May ginagamit kasi sila sa makeup. Yung velcro. Yun yung parang net. Na parang lalagyan nila sa buhok. Para at least hindi maka harang-harang yung buhok. Na. Pero meron ako nakita dito. Effective to. Kasi ito, nakita ko itong ginamit ng isang vlogger. Kasi maiksi lang yung buhok niya. Parang sa lalaki lang din. Ayan. See? Okay, so ready na tayo. So, ang una kasing step dito, sabi nila, is to clean your face. So, kahit na naligo ka na o na facial wash ka na, may mga dirt pa rin dyan sa mukha mo. So, it's either you use cleanser. Ang ginagamit ko kasing cleanser ito. Ilang buwan na yan, diba? Napagahalata ang mga hindi mapaglinis ng ano, mukha. No? Alright, so ito, puno ng cotton. Ayan, ang pambansang cotton. Kasi mura lang ito. So, mag-cleanse lang tayo. Siyempre, hindi natin pinopromote yung brand kahit na natin pinopromote naman yung brand. Hindi man to paid ano, videos or sponsored videos. Ay! Ang sabi dito hanggang neck. See? Ay! Okay. Yung next na gagamitin ko, ito yung popromote ko. Toner. Daw. Clarifying liquid. So, this is hindi ko alam kung paano basahin. L. Oculant, ata. Clarifying liquid siya. Ah! Ayan, clarifying liquid. This is a product of Royale. So, ba't ko pinopromote? Nagbebenta po ako ng Royale product. So, contact niya na lang ako. Ha? Okay, so, pag cream ko na rin. Pag nagalitin. Ay, makagal na toner. The difference is, pag yung toner ang gamit mo, dapat hindi ka laging exposed sa araw kasi medyo matapang ito. Baka masunog yung mukha. Mapapansin nyo. Powder. Mapapansin nyo. Ayan, marami. Marami pa rin. Ayan. So, ayoko rin ulit-ulitin kasi nga sabi ko nga kanina, matapang yung mga ganitong product. Kaya kang ipaglaban. Kaya kang
ipaglaban. Kaya kang ipaglaban. Alright. So next is, medyo patuyuin natin kasi medyo, mafeel ko na medyo namamasa yung, namamasa yung mukha. Hey! Alright. Ang nakita ko ngayon, kasi nga sabi ko kanina ba, nanood ako ng mga makeup tutorial. For men naman yung mga pinanood ko. Okay. So ang isang nilalagay nila is moisturizer. Sunblock. Hindi naman talaga malabas. Pero for the sake of the video, sige. Meron akong nakita dito. Sunscreen. Pero, sabi dito, moisturizing. So, yung moisturize din yan. Binili ko ito. Tagal kong hindi nakita ito kasi binili ko ito nung pumunta kami ng Palawan last year pa. Parang doon ko lang ato siya nagamit. So, ito, pag-apply nito, konting-konti lang. Kapag nasobrahan, i-apply nyo na lang sa kamay. Blocks the harmful effects of sun-emitted UV and UVB rays. UVB din pala. So, ahead. All over your face. Alright. Dapat yung buong mukha. Parang pagmamahal. Dapat buo. Parang pagmamahal. Dapat buo. Dapat buo. Hey! Siyempre, wala pang effect yun. Ang susunod ay... Ano dapat? Karamihan kasi ginagamit nila... concealer tapos foundation. Kaso, wala naman tayong concealer. Ang available foundation dito ay ito. Vlogger na vlogger tayo ngayon. Okay, Royal. So sabi ko kanina, nagbibenta ako ng Royal. Itong mga products na to, actually, kapipick up ko lang bago mag-quarantine. So hindi ko nabenta. So gagamitin ko na lang. Pero marami pa ako dito. Kaya sabi ko, okay lang siguro kung gamitin ko itong isa. So this is Royal Sheer Powder. Okay, shade niya ay... Shade ba to? Natural. So ito, hindi mo kailangan na makapal. Kasi, hindi ko alam, hindi man to foundation eh. At least, magmamat yung skin mo. Kasi pag, men, gusto natin. Please, hindi tayo oily. Mat yung skin natin. Para, pag may mga picture taking, hindi naman tayo yung, against the lights. Against the light yun ah. Kasi, picture ka pa naman. At huwag kakalimutan sa leg, kasi, siyempre, mukha ka namang clown, pinatong lang ng ulo mo sa leg. Alright? So, ang goal mo dito, kahit pa paano matanggal yung mga, obviously uneven, kasi, hindi naman kasi ito foundation. Share powder, sabi niya. Diba, usually, setting ato ito, parang ano lang dito, pulbo lang din. Ayan, hindi po yan makapal, mukha lang ano, makapal yung mukha, pero hindi makapal yung makeup. Alright, ang ating ilong ko. Nainis na ako ng mami ko. Miss you too, mami, love. Our next is tea light. Kaya napulit ako kanina itong. Yay! Alam ko pang tea light mo. Pero kasi hindi naman kasi kailangan na on-fit yung kilay mo. Ano yung putol. Ang kailangan lang natin ay yung kulay niya. So maganda daw kasi sa lalaki na makapal yung kilay. Yung kilay ko, it's okay. Kasi nag-unibrow na ako. Lagyan ko lang ng konting black. So paano ko yung gagawin? Sangguhit. Okay na yan. And then, may nakita ka sa ako. Binili ito ng co-teacher ko tapos binigay niya sa akin kasi hindi niya magamit. Kasi kahit ako din, hindi ko rin alam kung para saan. Kaso, bakit ko ito gagamitin ngayon? Kasi wala akong pang-supply ng kilay. Meron siyang ganito. So, hindi unfit yung kilay mo, at least, hindi siya nakamakala. Tapos, dapat, kasi meron siyang parang gel. Kuha ka lang ng cotton. Pahid-pahid mo lang para mawala yung gel. Opo, ganyan po talaga yung kilay ko. Ano? So, next is, yung final touch agad sa kilay niya. Ito yung ginamit ko may gel shot. Tanggalin ko yung mga gel na sa cotton. Ayan. So, pagdunungan mo siya, wala na siyang gel. Pinakapal lang natin ng konti yung kilay, tapos kinalat natin yung black. Kaya nang sinabi ko kanina, hindi po kailangan na on-flick ang kilay, ang kailangan lang po maayos, hindi siya makalat. Kasi wala akong pakalam dito sa kilay noon, kaso may mga nakita akong boys. Conscious, minsan may iba nagpapaahit pa. Wala akong pinapatamaan. Ayan. So, okay na yung ating pagmumukha. Next is, ano lang next? Lips. Dry na dry. Eto, ganyan sabi ko yung iba na iwan ng girlfriend ko. So, girlfriend. So, ang maganda dito, pwede ko siyang gamitin kasi, imamoist na lang yung lips mo tapos ipipintis na lang ng konti. Hindi ko alam kung yung proper na pag-apply. Pero para sure, mag-prepare tayo ng cotton.
Para pag ano, na-savage kayo. May pang ano kayo, recover. Normal yung nilalagay ko sa lips ko talaga, petroleum jelly, kasi naubusan ako at sarado daw ang mga malls ngayon. Ayan. So, ano pa ba? Buhok na lang. Hindi naman talaga kasama itong buhok. So nga lang, syempre, ang pangit naman yung mukhang malinis yung mukha mo, tapos yung buhok mo naman, saput. Yan ang problema ko ngayon kasi kulit talaga yung buhok ko. Ayan. Kaya pag blow dry mo, magiging ganyan. So, anong gagawin ko sa buhok ko? Meron akong plancha ng buhok. Planchahin natin. Ayan, hindi naman tayo banidoso, pero kailangan pa rin talaga natin ipakita na personality-wise, role model tayo. Lalo na pag-teacher ka, or actually, kahit hindi ka naman teacher, maganda yung nakikita nila na maayos ka pa, na nagsusukay ka pa. Para alam nila na okay ka. Para alam nila na okay ka. Para alam nila na okay ka. Ay! Hindi mabilis sumabay yung buhok ko, pero mabilis siyang kumapal. Para sa final touch ng buhok, hindi ako madalas mag-wax. Kasi gusto kong hinahawak ko yung buhok ko lang ganyan, tapos bumabalik na lang siya sa dati. So meron ako dito, galing sa aking kwarto. Baby oil. Konti na lang siya, oh. Konti na lang yung baby oil. Okay, ginagamit ko ito saan? Ay! Sa buhok nga. Ano nung nasa isip niyo? Ano nung nasa isip niyo? Ano nung nasa isip niyo? Yeah, not just keep it shining, kundi ano kasi, parang namo-moisturize yung buhok. Kasi pag pilansya mo siya magda-dry siya, pag nablow-blow, magda-dry. Alright. So, this is our final look. And dahil yung sinabi ko kanina, panindigan. Paano panindigan? Ito ang weapon para panindigan. Oh, this is vlogger time. Yay! Ito, hindi nyo naman kailangan magdala ng foundation lagi para mag-retouch. Ang retouch kasi, ito lang. Yun na yan. So, I hope at papano, this maganda yung kinalabasan, diba? Trial bad. Ito yung ano. I take you to the candy shop.